Kailangang mayroong kopya ang Ombudsman, Civil Service Commission, ang Anti-Red Tape Authority. Ito yung magiging topic natin eh. Correct ways of sharing letters with the BIR and other government agencies. So yung part 1 nito, correct ways of filing with the BIR. Kung hindi nyo pa napapanood, please, panoorin ho ninyo. So, ito hong susunod na topic na to ay related ho doon. Correct ways of sharing letters with the BIR and other government agencies. Ang mga official ho kasi ng BIR is kulang ho yan sa training. Hindi ho natin masisisi sila because kulang din ho ang budget na ibinibigay sa mga BIR officials para mag-conduct ho ng training. So, ite-train ko kayo para hindi ho kayo mabiktima na nasa frontline. Okay? Ibig sabihin ng frontline ay siya po yung tagasilbi sa atin. Okay? Tagasilbi! Hindi sila ang sisilbihan. Maliwanag ho yan. Malinis ang intention ho ng videong ito para ho bigyan ng weapons ang mga taxpayers at tanggalan ng mga defenses yung mga BIR officials. So, ang lecture ko ngayon sa mga taxpayer kong mahal ay mahahati ho dito sa ano ang pwede nyong gawin sa mga revenue officers. Marami po. Ito ho yung isang batas at ito pa ho yung mga batas na ipapakita ko ho sa inyo. Ito pa. Yan ang mga didiscuss ko. Anong ibig sabihin ng frontline? Sino-sino yung mga kasama sa frontline? Ano-anong liabilities ang involved pag ikaw ay isang frontline? Ang mga revenue officers, meron hong kategory yan pag sumagot sa ating mga letters. Pagsagot, ibig sabihin ng pagsagot, meron hong rules para tratuhin nila yung mga taxpayers. At ito po yung rule. Nasa RMC 80-2012. Pakikuha nyo lang ho yan. Ang sabi dito, strict adherence. Ibig kong sabihin, wala ho silang karapatang mag-isip. Wala silang karapatang mag-introduce ng kanilang emosyon o ng kanilang kaisipan. Okay? So, sino-sino yung may nasa magre-render? Okay? Yun yung sinasabi. Sino-sino ang magre-render ng regular frontline services. At ano ba ibig sabihin ng frontline services? Very important po sa inyo. Please, paki-download po niya sa BIR website. Ito po sila, oh. Ayan. Ang haba po niyan. Kailangan po niyo yan. Kailangan nyo, ikaw, kausap ko, taxpayer. Huwag kang tatanga-tanga sa buhay mo at maraming kakain sa iyong mga buwaya. Yung ibig sabihin po ng frontline services, eh yun hong privilege ho ninyo, karapatan ho ninyo, permit, yung lisensya, at lahat ho ng pina-file ninyong application sa BIR, 1901, 1902, 1903, 1905, application ho ang tawag yan. At yung mga request ho ninyo, yan yung mga letters. Kaya sinasabi ko sa mga taxpayer, mag-isip naman kayo. Hindi naman nyo kailangan mag-graduate ng college o university. Mag-graduate lang kayo ng high school, marunong na kayong gumawa ng letter, kaya huwag kayo makipagdaldalan. Okay? Hindi kayo marites, hindi kayo chismosa, hindi kayo chismoso. Lahat ng gagawin nyo sa BIR dapat in writing. So ngayon, ito yung sample na gagawin ho ninyo para ho maproteksyonan inyong karapatan. Itong letter na ito, pwede nyo ho itong gamitin. Ang tawag ko sa letter na to ay request for immediate delivery of government service final alert. Ibig sabihin nito, ini-establish ko na ng revenue officer. Kasi pwede natin silang idemanda. Mamaya alam ko sa inyo ano-ano yung mga rights ninyo sa mga hindi nagtatrabahong revenue officer. Sabi ko nga sharing ito eh. Sharing ng information sa other government agency. Kasi kailangan nating ipakilala sila
So after naturo ko na sa inyo paano gamitin ito, 'di ba? Sabi ko sa inyo, paano gamitin 'yan, ito nasa part 1 ng correct ways. Nasa YouTube ko 'yan, Katax Tax Specialista YouTube. So ngayon kailangan natin 'tong i-share sa mga government agency involved. Halimbawa, Philippine President, Ombudsman, Commissioner ng BIR. Kung nabigyan nyo na yung Regional Director, huwag nyo nang bigyan. Pero kung hindi pa, bigyan nyo rin. Chairperson ng Anti-Red Tape Authority at saka Chairperson ng Civil Service Commission. Ang sabi ho dito, i-registered mail natin with return card. Eh sir, papaano ba nire-registered? Oh, sa mga hindi nakakaalam, pwede ho kayong gumamit ng envelope. Hindi ho kayo inaalaw ng batas na gumamit ng iisang kulay. Pwede kayong gumamit ng kulay puti, yellow, ayan, o iba-ibang kulay, orange or blue na envelope. Kahit anong kulay pwede. Magpadala kayo ng letter sa sinasabi ko sa inyo dito sa mga tutulong sa inyo para matanggal ho sa serbisyo itong mga BIR officials. So, na-identify na natin kung sino yung mga potential, sabi ko sa inyo, yung nasa front line. Kasi yun lang, hindi nyo naman nakakausap ang BIR commissioner, so wala siya sa front line. Ang makakausap nyo, yung mga dinefine kung sino yung sa front line. Ito nga. Yung mga taong yan, marami yan. May page 1, may page 2 pa yan. So kung ayaw nilang magtrabaho, kailangan idokumento mo na ayaw magtrabaho. Ngayon, sharing of information. So i-share nga natin. So paano mag-share? Okay. Una, pupunta kayo sa Philippine Postal Corporation. Wag ho sa private courier. Philippine Postal Corporation because pag na-receive ng Philippine Postal Corporation, na-receive na ng BIR official. Yun ho yung rule. So, sa Philippine Postal Corporation, siyempre, pagbabayarin ka ng Philippine Postal Corporation. Ito ngayon yung magiging evidence mo na nag-mail ka at nagbayad ka. Makikita mo, may amount. So, dito, pwede mo itong sulatan sa likod. Ano isusulat mo sa likod, ha? Hindi sa harap kasi ang may-ari nung harap ay PhilPos. So, ang susulat mo sa likod, yung number na to, kung mapapansin mo, may number yan. May number to, may number dyan. Pwede mo siyang isulat sa likodan nito. Okay. Ang purpose nun is reconciliation tsaka tracing in the future. At next, ang isusulat mo sa likod na to, eh sino yung pinagdalan mo? So, halimbawa, ito, may number 001, dinala mo sa ombudsman. O di, 001, ombudsman. Okay, ilagay mo rin kung anong letter yan. Katulad nito, anong letter to? Request for immediate delivery of government service. Ilagay mo doon sa likuran. Huwag sa harapan, sa likuran. Ngayon, ito pong, ang tawag ko kasi dito ay registry receipt. Ayan ho yung abbreviation. Ito naman po, lagyan nyo ng pangalan. Halimbawa, kung yan, lagay mo Ombudsman. Dito, Civil Service Commission. Dito, Office of the President. Ito, halimbawa natin, ARTA. O, yan yung mga pinadalhan. Ilagay nyo rin dito, sa harapan yan, kung anong pangalan ng letter na pinadala nyo. Katulad nito, ang pinadala nating letter is Request for Immediate Delivery. Ito ngayon, ididikit nyo ito, ipe-paste. O, kung meron kayong pandikit, paste. Saan nyo ididikit dito? Sa likuran ng letter na to. Okay? As evidence na napadala ninyo. E, paano? Kung marami kayong kopya, kopyahin nyo yung number at saka date dito. Para yung ibang ano ninyo, ibang kopya ninyo, mayroong tracing. May tracing. So, yung kadung ka-importante yan. And then, sabi dito, registered with return card. Ano yon? Ito yon. Bibigyan kayo, free lang yan sa post office. Kumuha kayo, fill in the blanks yan. Fill in the blanks. Baliktarin yan, may pipilam ka. Ilagay mo uli yung pangalan ng letter at kanino address niya. Okay, kailan mo minail? Tatataka naman yan ng PhilPos. At ito rin ay i-attach mo doon sa iyong
Okay, gusto ko lang sanang i-invite yung mga gustong maghanap buhay. Please, naghahanap po ako ng mga associates. Kung gusto nyo hong ibenta itong letter na ito, eh, 2,500 ho yan. Pwede nyo akong kontakin. Ayan ang mga numbers ko. Nasa screen ho ninyo. At mag-member ho kayo as affiliate. Magbenta kayo ng mga templates ko. And I assure you, bawat template na mabebenta nyo ay meron kayong 1,000 pesos. Mag-register lang kayo sa BIR kasi hindi ako nakikipag-deal sa mga unregistered business. Kailangan magtulungan ho natin ang gobyerno natin pagbabayad ng tax at pagpaparehistro ng ating business kasi pag nagparehistro tayo, tinutulungan natin ang sarili natin. So, napangako ko na may liability itong mga to, revenue officer. Pag hindi sumagot, ayan. So, gaano katagal sila sasagot? Sabi ho sa batas natin, kailangan silang sumagot ng 3 working days. Ibig sabihin, ng working days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Working days. So, meron silang 3 working days pag ang transaction ay simple transactions. 7 working days pag complex transaction. Actually, wala namang complex eh kasi ang transaction lahat sa gobyerno ay nakasulat. So, copy-paste lang sila. Sabihin ko na, mga 90% or 95%, simple lang yan. So, dapat sumagot sila within 3 days. E paano kung hindi sasagot? Pwede ho silang makasuhan under our law. Ang pwede ho sila sa trabaho, yung first offense. Ha? At ang pinag-aaralan natin dito ay Republic Act 11-032. Pag nag-second offense sila, madi-dismiss na sila. So, para matanggal sila, kailangan nyo to. Ha? Request for immediate delivery of government services. Ganun lang kasimple, sir. Napakadaling magpatanggal ng revenue officer kung alam mo ninyo yung procedure. Okay? So, ini-invite ko kayo na magpatanggal. Tanggalin natin yung mga corrupt sa ating at incompetent sa ating hanay ng serbisyo pampubliko. So, matatanggal sila. So, kailangan nyo ng letter na ebidensya para sila matanggal. At pwede na ninyong kasuhan ng kriminal. Pwede hong magkahiwalay ho yan. Yung pagkaso sa revenue officer, pwede hong administrative. Isang kaso ho yun. Pwede hong kasuhan ng kriminal. The same offense, pero criminal naman. So, ibig sabihin, makukulong sila ng 6 na taon. Ay, hindi pala 6, sorry. 10 to 15 years ho ang kulong. 10 to 15 years. So, i-avail ho ninyo yung right ninyo para magpakulong ng revenue officer. And the last po is yung pong nandi dito, pwede ho kayong humingi ng damages under Republic Act 9335. Pag nagkaroon ho kayo ng loss or injury, pwede ho raw kayong humingi ng damages. Ayan, nakasulat. So, ang kailangan nyo lang hong ipatunayan ay guilty sila ng negligence. Again, itong letter na to, ang magpo-prove na sila ay guilty ng negligence. So, with that mga ka-taxpayer kong minamahal, magpadala kayo, magpa-share, mag-share ninyo yung letter ninyo sa ibang government agency as a proof na sila ay gross incompetent and gross negligent. Yan ho yung aking tinuturo sa araw na to. At huwag ho ninyong pabayaang masunog o i-abandon yung inyong right to prosecute revenue officers. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Meron ho tayong susunod na video sa Tax Specialista YouTube channel at sa ating ka-taxpayer Facebook. See you later.